Magandang hapon mga kasimang isda ay aringahaw ay aking binubulabog ang mga isda. Kung nakikita galing nyo yan mga namumuting iya sa gilid na yan. Gusto ho yata ng mga isda na yan magpahangin na eh. Kaya yan nilapitan ko niyan dalawang grupong balapat iyan. Namumuti ho na yan, nangingitim na yan. Pinaikot-ikutan ko diyan para siya ihanginan. Sa nakikita nyo mga kasimanggis na ako'y paikot-ikot niya sa itaas. At ang aking fishing boat, ang aking butter boat ay naporma na. At itinuro ko sa kanya yung magandang grupo ng kawan. At marami ho kasi di yung grupo. Sabi ko ako'y mamimili ng maganda. Yan o, ako'y pasirok-sirok niya. Paikot-ikot, kinikilatis ko ang hitsura ng isda kung may mga dilis baga. Kung malaki at marami ang bulyom. Kaya ako si Mangis na yung trabaho ko yan, oh. Ako yung nagdive na di yan. At tingin ko, Dave, bumarya na. Umarya lang aking mother boat. Yan o, kita nyo nakikitim na yan yan. Yan o, ako inutusan ng bulabugin dahil hindi ko kaya ng speedboat ni Jimban. Yan o, si Jimban nagbubulabog yan. Bumaba ako di yan. Tingnan naman ninyo, yan. Yan ang mumunt, nakikitim mo yan. Yan ang aming binubulabog ni Jimban. Ganyan nung aking trabaho pagka kailangan humag-assess, magbulabog, pag humalaki ang grupo. Pero pagka maliit naman, hindi ko na pinapansin na magbulabog, sayang lang ang aking gasolina. Pero pagka kaya naman yung kalakay, at talaga naman kung kailangan ng assistance ng helicopter, ako ay tumutulong din yan. Tingnan nyo, magkakababa naman, magbaba naman yan. You know, parang isda ay pumasok sa lambat para hindi ho, lumayo, kasi pagka lumayo ho at sumisan ay hindi na mahuhuli yan. Kaya tingnan naman ninyo, pagkakababa ko di yan, yan naman yung ship naman yan. Kita ninyo yung speedboat na yan, yan. Kita nyo, parang hindi na ako makita, parang langgam na ako, parang guyam eh. Yan ho, mga kasimangis na, kaya yung trabaho ng spotter. Yan ho ang ginagawa ko. Kaya, kahit pa paano ho, nakaka-enjoy ho, adventure talaga ho dito. Pero yung safety ho, lagi naman nandiyan. Hindi mo na nakakalimutan ang safety natin, mga kasimangisda. Yan ho. Kaya makikita nyo, kahit na nasisinagan ng araw, yan, gagatuldok na yan, ang aking helicopter, at malayo pang barko yan, inaarya na. Yan ho, tingnan nyo, nangingitim na yan, napasok ko sa lambat yan, binubulabog namin ni Jim Bandi yan. Tingnan naman ninyo, nakaka-excite ho talaga yan, oh, namumuti ng yan, oh. Gusto pang tumakas, pero no, yan ho ay makakalalaman natin mamaya kung ilang group, kung ilang tonelada ho yan. Yan. Ay, inutusan na aking master doon, papunta doon sa Kalikalawa. At meron isang pang grupo doon na gustong tumakas. Akin hong binulabog papasaw, kaya gayaan. Ako'y lumayo doon sa kabilang iyo. Yan ho, yung grupo na yan, aking papapasukin naman. Ang hong isda, kung madami yung diles, tuloy-tuloy lang ang puti niyan. Tuloy-tuloy ang pagkain nila. So, wag mo nga abalahin. Ba't mo nga abalahin niya? Kailangan distansya muna. Yan. Hindi ho bubidin dikitan niyan. Pag dinikitan ninyo, lulubog yan. Kasi ang dilis, oh, magtatalsikan niyan. Pag nahanginan, ikalit ng dilis. Kaya ho yan, dapat may distansya rin ho talaga ang diskarte diyan. Marunong kayong dumiskarte, dapat dinidistansyahan ho yan. Hindi ba sa nagbulabog, baka matapatan ninyo, matapakan, ay siya. Ay kayo mamumura. Kayo mapapagalitan ng inyong fishing master. Sige ka. Yan no, kita niyo pumapasok habang umiikot ang aming fishing boat. Yan. Dalawang grupong malaki yan. So, kaninang umagaw kami nakarya din. Kami naka 150 tons. Halo ho ng gulyasan at saka ng yellow pine. Yan no, yung mga kasamahan nila. Kaninang umaga, ganyan din yung kadami yan. Kaya malalaman ho natin mamaya kung yan na yan na, kung ganong kadami ako mahuli yan. Pero, sige, panuuri lang ho ninyo para kayo masayahan. Maganda hong manood niyan. Tingnan ninyo yan. Follow lagi ninyo, si Manging Isda, Bike Up Nilaw. Huwag niyong kakalimutan, mga kasi Manging Isda. Follow lang ng follow para marami pa tayong video maipos na inyo para kayo matuwa. Lalo sa mga kamag-anakan, asawa anak, mga manugang apo. Nang mga nasa fishing
boats ng mga kasamahan, i-follow lang ninyo si Cap Nilo. Si Mangis daw by Cap Nilo lang ho. Yan, hanapin niyo sa Facebook. Sa Facebook ho, makikita niyo yan. Tingnan niyo naman. Pagkakapugoy ni Falcon, ayan. Pagkaka-orange. Kaganda ng kulay. Yan ho. Sa galaw ng isda, kailangan makita ho natin. Para hindi natin matapakan yan. Tingnan niyo yan, yan, yan. Yan na, namumuti niyan. Ganyan na ho, ganyan kadami yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi ho po pwedeng hindi tayo tutulong. Dahil sayang naman ho, baka tayo matakasan. Baka makalpas pa yan. Baka makawala. Ay siya. Kasayang naman, kalaki ho niyan eh. Tapos kalaki-laki ng puhunan diyan ng kumpanya. Eh, nandiyan na din lang naman ho tayo sa area. Di tayo tumulong na. Yan ho, pinaikutan na ng mamay. Gusto ho yata ng isda na yan na magpahangin. Yan. Kaya ho, parang malaking electric pan ho yan. Malaking electric pan yan, si Falcon na yan. Pagka nagbubulabog ako. Misan ho, ang isda, kung saan ho yung chopper, kung saan nandun yung hangin, wagiswis, akala ho ng isda, yung wagiswis ng tubig, ay delice, kaya ho nalapait. Kaya ho, kailangan hong babaan ninyo para yung dagundong at ingay ng helicopter ay makabulabog para hindi lumapit doon sa walang lambat. Kasi pag nakapunta ho yan doon sa area na kung saan walang lambat, ay siya. Matatakasan tayo, sayang ho ang pagod, sayang ang puhunan. Napakamahal ho ng puhunan, napakalaki ng ginagastos ng kumpanya, di helicopter pa. Kaya mga simangis na talagang dito sa fishing, lalo na dito sa ginagawa namin, talagang laging talaga yung dasal at diskarte, saka yung communication ng pilot at saka ng fishing master, yun ho ang susi para talaga tayo makahuli. Kasi kung malaking tiwala po ng ating fishing master sa piloto naghahanap, maniniwala siya doon sa nakikita namin, susunod siya doon. At tutumbukin niya yung mga nakikita namin, malaki ho ang chance talaga makahuli. Kasi first and foremost, kami ang unang nakakakita ng klase ng isda. Kung pwede na ho ba itong klase na ito, kung maliit, kung malaki, may kinakain, may ibon, kung may volume, yan ho yung mga palatandaan na dapat na ibigay natin sa ating fishing master. Sa nakikita nyo yan, may tatlo ho nagbubulabog dyan. Bali, pang-apat ho ako. Isang speedboat, dalawang skip. So, bali, apat ho kami dyan na nagbubulabog para huwag lang ho lumapit yung isda doon sa tinatawag nating tustusan. Kasi doon sa tustusan, no, yun yung pinaka-end ng lambat. Yun na yung wala na siyang lambat. So, puro kable na lang ho doon. So, kaya kung makikita nyo, bakit doon kami nandoon sa area na yon? Yun, mga kasimangis na. Ganun nung kasimple lang yan. Yan. Nakita niyo, nandito na isang main skip namin. So, kasi kamangis na, nakakatuwa naman ho talagang panoorin at saka talagang may excite ho talaga kayo kung makita niyo from above yung isda na aaryahan at huhulihin nyo. Kasi doon pa lang ho, majajudge nyo na kung talagang mahuhuli. Kasi kung marami ho talagang dilis na kinakain, nag-i-stay lang ho sila dyan. Tuloy-tuloy lang ang kain, tuloy-tuloy lang ang pamumuti ng isda. Ibig sabihin, nasa ibabaw lang sila. Pag indikutan sila ng lambat, pwede silang masakop, pwede silang kusakwan eh. Paglalim ng lambat, nandiyan sa ibabaw, hindi sila sisisid. So yun ho mga kasimangis dan, yun ang teorya na tinatawag. So haba pong nagbubulabog kami dyan, tuloy-tuloy din ho yung paglalim ng lambat, tuloy-tuloy din yung pagbirada ng kable natin, nang sa ganon, yung pong ating lambat ay lumalim para hindi po makataghos o makasisid yung isda. Ganyan po yan, habang lumalalim ang lambat, mas malaki po ang chance natin makahuli habang ang isda ay nasa ibabaw o nasa surface ho ng dagat. So, yan po, makikita nyo, lahat ng angulo po ng yung aking videographer kung saan pumupunta. So, nakikita nyo po yan, mga kasimangis na. Ito naman po ay para sa inyo, mga kasimangis na, sa mga pamilya nyo. Makikita nyo man dito na paano kami namamalakaya, paano kami nabubuhay dito, paano ang estado namin sa pangaraw-araw, anong panahon dito. Ganito lang din po para sa Pilipinas, kami po ay tropical din po.
mainit din po lagi, kaya yung kutis po natin medyo lagi namang kumikintap. Pero kung kumikita naman po eh, aanoin mo yung kinis mo, doon na lang tayo sa makintap, basta kumikita, mga kasimangista. Napakasimpleng buhay po lang dito. Kung anong pagkain dito, pare-pareho kami ng kinakain. O kung anong tinutulugan nila, ganun, pare-pareho lang ho kami. Wala ho dito special treatment. Kinakailangan, si manging isda ka, pare-pareho lang ho ang buhay dito. So kung anong supply, ganun ho lahat ang kakainin namin. Yun mga kasimang isda. So, sa mga videos ko po, makikita ninyo na puro dagat, puro fishing boat, puro isda. So yun po yung pinapakita ko sa inyo kasi yun po yung buhay ko dito, mga kasimang isda. Maraming salamat po sa panonood. At dun po sa hindi po nakaka-subscribe o nakapalo sa aking page, pakipalo lang po, si Manging Isda by Cap Nilo po. Si Manging Isda by Cap Nilo, para mas marami po tayong video na may post at makita nyo mga kasimang isda. Lalo na yung mga pamilya ninyo, sana maka-follow sila sa akin para makita nyo naman po yung buhay nyo dito, makita yung buhay natin dito, para naman po yung mga ano natin, ma-inspire sila, lalo po silang ganahan. So, marami po nagre-request sa akin para makita daw sila ng kanilang pamilya kasi hindi naman talaga sila nakikita at wala nagbibideo sa kanila or hindi sila nakapag-post ng mga video para dito sa fishing operation. Pero ito naman po is ano, hindi na wala naman po tayong violation dito regarding sa fishing natin. So, to inspire lang naman po ito sa atin, mga kasimangis na. Yan po, tuloy-tuloy po tayo habang ang papalapit ng papalapit po yung pataw dito sa Tustusan, dito sa pupa o dito sa hulihan ng ating barko. Nandyan lang din po tayo para yung isda mag-stay lang po dun sa sentro. Dun sa, para habang lumalalim, nandun lang sila para hindi sila makatakas. So, ganun lang po ang ano dyan, mga kasimang isda. Yan po yung mga discarding namin dito. Pero, alam ko naman po, ginagawa ito ng mga fishing boats dito sa mga namamalakay dito. Mga basic techniques lang po nila na ginagawa. Ganito lang din po yan. Pare-pareho lang po kami ng ginagawa, ang kasimang isda. Search and assist lang po kami. Search and assist, mga kasimang isda. Sa pagkakataong yan po mga kasimang isda, malapit na rin po yung Tustusan namin na ilang minuto na lang po ay aangat na rin po ako para mag-landing. So advice naman ang aking, sumusunod lang po ako sa advice sa aking fishing master kung anong gagawin para tama-tama lang po dun sa diskarte na gagawin ko kung saan ako po pwesto. So ganun po, as per ano naman information niya, nasa loob lang yung isda. Nakita naman ho namin nasa loob lang, may pisik-pisik, may alon-alon pa dyan. So yun yung mga signs na may huli po tayo mga kasimang isda. Ganyan lang po yung buhay dito. Makita nyo yung panahon, medyo maganda naman, wala namang ulan, mainit-init pa rin. So tama-tama lang po, mga lumipad po ako kanina ng mga almost 4 o'clock na ng hapon. So ilang minuto lang din siguro, mga bago mga 30 minutes, naka-area na kami. Medyo tumagal lang po kasi dahil siyempre nagbubulabog pa ako dyan mga kasimang isda, kailangan talaga mag-assist dahil malaki yung grupo. So mga kasimang isda, lagi nyo kami panalangin na safe kami. Yan, tumikop na po ako niya, parang pala may advice na sa akin na ako ay lumanding na mga kasimang isda. Yan, pagtapos na yung trabaho ko doon, automatic yan, landing. And then, after the landing, magkakape muna ang mamay! Yan, mga kasimang isda. Make up na ako dyan. Dito sa fishing ground, wala kang pattern na rin. No? Hindi katulad dyan no, sa take off kasi airport or sa mga runway. Dito, any angle, basta nasa headwind ka, basta ang hangin ay salubong sa'yo. So, kahit saan ka angulo lumanding,
or to make up, ang take up ko lang isang way lang ho yun. Pero dapat naka-headwind pa rin po tayo mga kasimangis na. And no, approaching na ako, papunta na ako sa landing spot ko, sa helipad. Kung makikita nyo, nagimula ako dyan sa harapan, yan. Doon sa mga piloto natin na gusto maging tunas pattern din, yan no, makikita nyo yan dyan. Sa proa ako, sa front ng barko ako nagmula, kasi yung hangin galing dyan sa likod, dyan sa harap ko. So, ganun lang po mga kasimangis na. Diskarte lang po. Yan. Kumakaway na si Diego kasi positive. Masaya na po dahil may huli na naman kami for the second set. Sana pareho lang nung kanina o mas marami pa yung huli namin. Kanina 150 tons kami. Thank you Lord for all the blessing. Medyo tumalbog pang mabay dun ha. Yan o, mga kasimangis. Thank you po, thank you sa panonood. Pinakikita sa sonar na, are. Areho yung kamukha din nung kaninang nahuli kaninang umaga. So, more or less, siguro mga 150 tons din nung estimate as per my master. So, sana ganun pa rin. O, mas marami pa. Thank you Lord for the blessings. Panoorin po nito. Panoorin nyo, mga kasimangis na. Huwag nyong kalilimutang i-follow. Simang Isda by Cap Nilo. Simang Isda by Cap Nilo!